nakita mga two hearts? Hearts? Hindi ba hearts? Hearts. Bakit? Kasi Kapampangan daw, walang H. Kaya ngayon, bibigyan ko ng H. Di ba? Hearts. Right? So guys, speaking of Kapampangan, which is one of the major dialects in this country, right, if you're a non-Kapampangan, well, this video might be right for you para mas maintindihan niyo po kaming mga Kapampangan pag nagsasalita kami. Pero alam ko ang iniisip nyo. Sasabihin nyo, ooh, andyan na naman siya yung pagkapampangan. Hindi ko naman siya maintindihan kaya may subtitle. Ooh, eh, pangkapampangan lang yan eh. Ooh, taga Quezon City ako eh. Okay. Gets na namin ha. It would be useless if magkakabampangan lang kami all throughout this video. Kaya guys, to my non-kabampangan viewers, you know what I'm saying? Hindi namin kayo papabayaan. So, let's start to the chase. Without further ado, let us start this video. You're welcome in advance. First po, no, halos karamihan sa mga millennials o teenagers na mga nagkakabampangan, kapag nagtagalog, nahahaluan po yan. Hence, kapampalog. Sa madaling salita, mayroong mga kapampangan, including me, na kapag nagsasalita kami, mayroong bahid ng kapampangan ang pagtagalog namin. Kaya, pag nasa ibang lugar kami, marami kaming nasasabing hindi kapampangan pag nagtatagalog at ang reaksyon ng mga non-kapampangan friends namin. Huh? Ano? Ano daw? Dahil dyan, ang mga sumusunod na halimbawa ay iilan sa mga salitang aming sinasabi pag nagtatagalog. Number 1, ang buti. Buti in English is good, pero sa mga Kapampangan, nagagamit namin yan as bakit. For example, instead of bakit kumain ka na, we say, buti kumain ka na. Instead of saying, bakit iniwan mo ko, we say, buti iniwan mo ko. Galing mo naman, nakakagigil ka. Number 2, ang salitang aro. In Tagalog, ito ay lagot or hala. Yan, nagets? Sa Kapampangan, aro. So, how do we say this? Dapat may emphasis sa huli. Like, aro! Dapat lumalaki yung bibig sa huli. Parang, aro! With matching wiggle ng daliri para mas nakakagilty dun sa pinaparinggan mo. Aro! Diba? Kasi kung walang ganun, hindi siya magigilty. Parang, ginagawa mo dito? Ha, nahuli kita ngayon. Aro, hindi ka pumasok. Sumbog kita kay mama. Na. Ano ginagawa mo dito? Nahuli kita ngayon. Aro! Sumbog kita kay mama mo. Aro! 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 Number 3, ang salitang pamo. Okay, pamo in Tagalog is panaman. So, easy lang yan. Palitan mo lang ang panaman ng pamo, then you sound like a Kapampangan. Okay? Instead of saying, ay, ang gwapo naman niya, we say, ay, ang gwapo pamo niya. Uy, napalama. Okay. And instead of saying, ay, na-cancel ang classes, naligo pa naman ako, we say, ay, na-cancel ang classes, naligo pa mo ako. Naligo pa mo ako. Ay, galing mo na. Kiss nga kita. Uy, napapano ka? Kabud ka lang, no? Kadiri. Okay, next, number 4. Ang salitang kabud, kakasabi lang niya. Okay, what is kabud? In Tagalog, bigla. Or in English, para social, all of a sudden. Okay, let me give you an example. Huwag na tayong lalayo. Kagaya ng kasama ko, bigla na lang siyang nawala. We say, kabud na lang siyang nawala. Pwede nating sabihin na, bigla na lang siyang pumasok, no? We say, kabud na lang siyang Anong ginagawa mo dito? Kukunin ko lang bag ko. O diba, kakasabi ko lang, kabud lang siyang pumapasok. Anong ginagawa mo dito? Nakbaka, kwarto ko to eh! Naktokwa! Oo nga no, kwarto mo. Pero saglit, video lang ako. Naktete, ikaw na nga lang naghihiram ng kwarto! Ikaw pang demanding dyan! Murit! Next, kung gusto mong magmura pero binago ka na ni Lord, pwede mong sabihin ang mga sinabi namin. Nakbaka, naktokwa, nakteteng, and it's all basically fine, okay? Basically, ang original niyan is anak ng baka, anak ng teteng, at anak ng tokwa. At dahil contractions, pagsasama natin yan. Sana kahit kami ngayon magkasama. Number 5 po, ang salitang mulala. That's right, mulala. Ito po ang mga taong parang kinulangan ng kromosoma o parang nanhina ng kokote. Na nakakaiyak. Ang tawag namin sa mga species na ganyan ay mulala. Parang yung tropa ko, tawagan ko lang ha. Kya! Kya! Hello? Hello, kuya? Hello? Oh, musta? Gwapo na mo naman! 1+1! 1+1? Ah, Magellan! Ako pa doon. 2+2? 2+2? Ah,
Labo-labo! Naku ah. Cute-cute niya, no? Wala po siyang sakit. Talagang mulala lang. Tamad lang talaga siyang mag-aral. Dota pa more! Mulala! Nakuha! Nakuha mo yon. Ikaw pa. Hindi ka naman mulala eh. Diba? Number 6 ang salitang muret or murit. Either way, it's fine. Ang ibig sabihin niyan ay crazy or nabaliw na yung isang tao. Depende sa konteksto. Pag pang tropa, parang ganito. Ba? Akala wala ka ng pera, ba't naka-Starbucks ka pa? May hingi ako sa'yo. Tapos sasabihin mo lang ang pera, naka-Starbucks ka pa dyan. Masarap eh. Kahit tas nagtataka ka, ba't wala ka maipon? Starbucks ka na Starbucks, wala ka na ang pera. Humihingi ka pa sa'kin. Sagutin mo! Tapos hingi kang pera sa'kin? Nagtataka ka ka! Wala kang maipon! Masarap eh! Murit ka ata eh. Mayaman ako. Ha? Murit! So ganun siya gamitin. Tapos may isa pang klaseng uri ng murit na ayaw nat nating mak... Yan! Ganyan yung murit! Ganyan yung ibang murit! Kamusta po tayo, we usually say, musta ka na, right? But in Kabampangan, it's just simple. Instead of musta ka na, you just interchange ka and na. So, we say, musta na ko. Okay? Hindi siya musta na ka. It's musta na ko. Sounds Kabampangan. Ganun lang. So, you just pagpalit. Parang nung pinagpalit niya ako. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good. Ang Y at W Nation. Ano daw? That's right, you heard me right. Y at W Nation. Dahil may ilan pong mga salita na kaming mga Kapampangan, nagdadagdag kaming Y and W para lang magtunog Kapampangan. So, wag kang alis. We have a special guest for you today. We have Anna. Hi! To show you how to pronounce these words that will transform a simple word to a Kapampangan slang. Okay? Number 1, okay. Ang babae. Babae, yeah. Number 2, tae. Yeah. Number 3, mais. Mais. Why, di ba? Nagdadagdag ng why. Now, sa W. Panahon. Panawon. With W. Right? Taon. Tawon. Right? So, let's put them all together. Ana, activate your Kapampangan tita mode. Ilang taon ka na? Ang laki-laki mo na. May girlfriend ka na. Wow! Palakpakan naman po natin si Anna! Ang galing! Thank you! Anna, pwede ba tayo mag-date mamaya? No! Coffee? Ayoko! Starbucks? Next na nga! Wait! Okay, kapag Tagalog word ay nag-e-end sa O, pinapalitan namin ng U. Okay? From O to O. Okay? For example, pako, paku. Dawa, dawu. Kanto, kantu. Sakop, saku. Baby shark, do-do-do-ro. Baby shark, do-do-do-ro. Murit, korniko! Pasli po ang mga salitang nagsasang ng E sa huli. Pinapalitan namin ng E. Pag E sa huli, E sa huli. For example, pa-photocopy. Par, pa-photocopy! Pag may nanligaw kay Lucy, Lucy! Wala mo nang magpa-boyfriend, bata ka pa! Daddy, malaki na ako yan! Gusto ko na mag-boyfriend! Pag hindi sinara ni Abby yung pinto, Abby, sara mo yung passball! Lalabas yung aircon! Okay, Daddy. Sorry. Okay lang, basta E. Eh, okay? So, kung paano ako makapal yung labi niya? Eh di, makapal yung labi! aray! Kapal ng labi! Woo!
Anyway, simple na mga kapananampalataya. So yun lang po ang mga iilang mga salita na aming sinasabi. So hindi po namin linalahat, okay. Pero yun po, mga lagi po namin ginagamit sa pang-araw-araw natin. Alright, great. Para maintindihan nyo kaming mga Kapampangan, well, para maintindihan nyo rin, lalo na kay mga Ilocano, Cebuano, Pangasinenses, at iba pa, mga Badyaw. So marami pang... At syempre, huwag mong kakalimutan ng mga taga-Mars. Mars? Whatever, okay. So subs... Kamusta? Sino kayo? Oo nga, saan kayo pupunta? Nagat po, nandiyan yung mga taga-Mars, tara! Baka nga nangita ka lang, grabe naman! Nandiyan yung mga taga-Mars! Yung mga taga-Mars! Tara, tara na! Nangita ka lang! Judgmental naman nila? Ganun ba tayo kapangit? Ikaw lang ha, sasama mo pa ako. Pangit! Murit ka, no? murit ka din! Marunong ka na magkapampangan, ha? Wow! Wapin! Diyan po nagtatapos ang ating video. I hope you both liked it. And if you do, please like, share, and you know, comment your friends. Just spread the Kapampangan Nation and make sure you subscribe to my YouTube channel. Wait, Tugales! Jesus loves you so much. That's it!